very good friend, also a really good guy. Kasi pinasok niya kasi entrepreneurial world, so I don't know if he's ready for that, but basically kami kasi more than a decade na kami na nasa business world, so I would say naman na may mga process kasi along the way in our journey na iba-iba kasi yung story to tell natin. Okay. Iba-iba yung success story ko, iba yung success story niya, or kung sino man. Right now, because I think he already made a statement. Opo. So I'm not really his ambassador to speak for him, but I believe that he will go through this situation and we'll always be here for him, no matter what. Leon. Naalala ko lang po ulit yung title ng pelikula na to. I Feel It's Fine. I think si Ken, sinasabi niya na yun ngayon. Pero kasi naniniwala ako sa mental capacity din ni Ken. Mm-hmm. Diba? At saka yung spiritual capacity niya rin. Dahil lahat naman to nangyayari dahil po may purpose. Dahil hindi to aksidente. Kumbaga parang may tinuturo sa kanya or may kailangan siyang matutunan. At dahil maganda yung sinimulan niya sa business world at ito nga po sa pagpo-produce, ma-i-impart na yung learnings na yun sa amin. And he will become stronger and better, di ba? And I think kung ano man yung challenges na darating at kakaharapin niya in the future, malalampasan niya dahil, again, kinailangan mangyari kung ano man nangyayari ngayon. And kahit sino mong makausap ko, I always say na kakayanin ni Ken dahil may mga tao rin na sumusuporta, nagdadasal sa kanya. And ako, happy ako na finally nagdaba siya ng statement kasi I feel na may laban talaga siya. And pure yung heart ni Ken eh. So, goodness will always win and it will prevail. So, antayin na lang po natin. Okay, bongga. Pauline. Well, God allowed it to happen, pero si Ken is a very good person, mabait na tao, mabuting anak, mabuting kaibigan. Pero siguro iba lang talaga yung pag nasa business world kasi iba na po ito eh. Napakagaling na actor, pero yun nga po ang sabi ni Miss April, iba-iba po yung laban natin sa ano eh, sa pagdating sa pagnenegosyo. And maybe doon sa previous business niya, which is pinost naman na po niya yung Cafe Close, hindi lang po niya nakasama yung right people. So yun po yung pinaka-important ingredient para maging successful ang business mo, right people. So yun po ang hindi niya nakasama sa business. So hindi po kayo kasama doon sa Cafe Close? Ay, hindi po. It's different from ano? Iba po ang Cafe Close sa Dear Close po. Iba, pero sa Dear Close kasama siya? Hindi po siya kasama dito. But as a celebrity partner po sana siya dito sa Dear Close. Pero yun nga po, may mga nangyari for the past few months. Pero ang owners po talaga ay kami po ni April ng Dear Close. Pero yung concept po kasi na pag-usapan po talaga namin yun from Cafe Close. So yun po yun na may story po yun. Sabi natin, magtayo tayo ng ibang company. Separate entity po talaga siya. Kaya po may Dear Close. Talagang alam niyo, mayroong impression na it's the same, halo. Na-clear. Kaliba lang ang pangalan. Yes po. Yun po ay Cafe. Ito naman po. Ba't pupaboray ko yung Close? Kasi my favorite po ang ano, ang Christmas all year. Siglay, kasama ka dito sa Dear Close. Partner po namin siya sa ibang businesses po. Like sa Arnage Care. Opo. Sa Wide. Sa Wide po. Wide Films. Isa po siya sa mga producers. Pero last question po. Nandun pa rin ba yung tiwala nyo kay Ken? At kung may pagkakataon, kukunin pa rin nyo para ba siyang artista sa Wide International? Well, let's put it this way. We don't know yet everything that revolves about the issue and the case. I am not here to judge him or to judge his or the people who complain, who file complaints against him. So, kasi meron akong perspective bilang negosyante, because we also do a lot of businesses. Meron din akong perspective bilang kaibigan ni Ken Chan. So, okay. I couldn't speak for either. Ang hirap din kasi, but for the trust, kasi just so in case it was a mistake dun sa pre
previous business niya or venture niya, I wouldn't judge him as a person because everybody commits mistakes in all aspects of life. So right now, kasi yun lang yung kaya kong sabihin. Mahirap na I don't have my lawyer with me, no? So pinag-iingat din ako kasi because may merits yung merong kasing this is a sensitive issue. So wala sa amin pwedeng magsalita. But I want to make it clear that their clause is not connected to his previous business. Naging magkapangalan na kasi he was supposed, alam niya naman to, he was supposed to be venturing this with us. But that news came out and alam naman natin lahat may kontrata naman yan. Kahit celebrity partner or co-founder or anuman, may kontrata yan. So basically, siya na mismo yung nagsabi way back in July na he has to, like sa GMA, he has to really be away for a while. But right now, we don't know yet what's his plan. But yung sabi nga ni Glyce, it's good that he made a statement. Trust as a person, of course. Bakit naman mawawala yun? Kasi kaibigan namin si Kenshaw. Okay. Thank you po. Sino pa magtatanong last question? Ben. Okay, Derek. Nasabi mo naman na kita something si Fanta.